May balita na po ba kay Mang Shu? Nung huli ko siya kausap, sabi niya nasa probinsya ko siya. Matatanong-tanong pa rin. Nangako naman siya na gagawin niya ang lahat para makagawa ng paraan para matulungan yung dalawa. Pero nai, kailan pa po yun? Malapit na po maubos yung petals ng bulaklak. Oras na mahulog yung bulaklak niya. Maaring isa sa amin ni Mia ang mawala. Arthur? Aya! Ano ginagawa mo dito? Ganto kasi yun. Dumating ako kanina para dalhan ng sofa si Nakara at Mia. Eh, medyo busy ka sa pagsasampay, kaya hindi na kita inabala. Pinapasok ko na lang ang sarili ko. Teka muna, bakit ka pumapasok sa baybay na may bahay? That's not the point. Anyway, naisip ko na ibigay nila kay Nakara at Mia yung sopas. Pero wala sila sa kwarto nila. And since nandito si Kara, kausap nyo, I guess, si Mia lang nawawala. Ano? Eh, wala si Mia sa kwarto nila eh. Mia! 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 Oh! Nandito na si Mia kanina! Yun nga ang sinasabi ko. Nung dumating ako dito, ganito na naabutan ko. Wala na si Mia. Hindi niyo po ba talaga siya naabutan? Hindi, siyempre. Eh kung nakita ko yun, malamang pinigilan ko na siya. Ano, Arthur? Nakita mo ba yun si Mia? Hindi. Eh, bakit niyo ba kasi iniwang mag-isa? Kasi nga, pinapalamig sana namin yung ulo niya dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Mama. Saan naman ho kaya siya pumunta? San pa nga ba? Pwede sa Engkantong yun. Mang Shu. Pero kailan kaya kayo makakabalik? Sige, maraming salamat to. Ingat ho. Anong sabi ni Mang Shu? Makakapunta siya dito? Eh, mukhang matatagal lang pa ata bago siya makabalik dito sa Maynila. Paano yun? Paano natin mahahanap si Mia? Eh, siya lang nakakaalam kung nasaan si Iswal. Kung kinampihan ko si Tatay Iswal, yun ay dahil mawala kayong kwentang mga magulang at magdudusa kayo pagbabayari yung pang-aapin niyo sa akin! Malapit na din ako makuha ng tatay kong si Iswal. At kapag nangyari yun, ikaw ang unang-una kong papatayin. Tama na, Mia! Napapasok doon sa'yo! Alam ko ayaw ko sa akin, pero wala kang magagawa dahil tatay mo pa rin ako! At gagawin ko lahat para hindi ka makuha ng engkantong yun! Wala kang binatbat kay Tatay Iswal at alam kong kukunin niya ako. Kukunin at kukunin niya ako! Ngayon parang iba po yung kutob ko. Parang hindi naman natin sila kailangan hanapin kasi sila mismo ang pupunta dito. Teka, ba't mo nasabi? Eh, kasi simula nung nanghina kami ni Mia, ang bukang bibig niya, magpapatulong siya kay Iswal para patayin ako para siguradong siya yung matira. Hindi naman po malabong gawin ni Iswal yun. Hindi ako papayag. Hindi ko hahayaan na saktan ka ng engkantong yun. Kailangan po bantayan natin si Kara. Molly, sumama mo si Kara sa kwarto. Kami na nilex mo papantay dito. Hindi namin na kaya papasok si Iswal dito sa bahay. Sige po. Huwag na po kayong mag-alala.
Andiyan pa yung mga gamit na galing kay Amang Sean, di ba? Oo, oh, manong. Nasa likod. Sige. Bumunta ako, Iswal. Well.